Prabu, hai nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nakirang sa tinuos niyang bayan, nagpupuri mga hinirang, masayang nagbibiwang. Pagalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalap sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kaniyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani ni Pedro, pinagaling ka ni Hesukristo, tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiisapang pumunta agad sa Hope.
Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalitaan ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking handog? Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus nang nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman." Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong
hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanuno sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ating isama sa ating pagdiriwang ang lahat ng ating mga personal na intensyon na tayo ay naniniwala na sa panahon ng Diyos, in God's perfect timing, lahat ng bagay ay magkakaroon ng katuparan. Saan po nanggaling ang ating ebanghelyo? Saan ito nagmumula? Kung bakit marami sa kanyang mga alagad ang nagsabing mabigat na pananalita ito? Sino ang makatatanggap nito? Ano pong mga pananalita iyon? Bakit mahirap itong tanggapin? Dahil mismo sa bibig ni Jesus na sinabi niyang ang sino mang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun bang parang sinasabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya na maging kanibal kayo, na kumain kayo ng laman at ang aking katawan ang laman, yung hindi nila matanggap dahil ang pagkain ng laman at dugo ay ipinagbabawal sa batas ni Moses. Pero narito si Jesus at sinasabi niyang, kumain kayo. Talagang mabigat na pananalita at mahirap tanggapin. Pero sa taong sumusunod kay Jesus at naniniwala sa kaniyang salita, kahit na ang pinakamahirap unawain ay iyong tatanggapin at iyong paniniwalaan. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo namimili. Bilang mga Katolikong Kristiyano, the entirety of the life and words of Jesus ay ating tinatanggap ng buong buo. Hindi lamang tayo namimili kung ano lamang yung komportable nating pakinggan, lalo na dapat nating tanggapin ang mga bagay na mahirap maunawaan. Dahil sa katotohanan, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan nating tao. Iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan natin. Ang ating limitadong kaisipan, ang ating limitadong paniniwala, ang nagdadala sa atin upang hindi tayo makinig at maniwala sa salita ni Jesus. Kaya nang maraming alagad ang umiwan sa Kanya, ang iniwanan siya dahil napakahirap ng kaniyang katuruan, bumaling siya sa 12 at sinabi niyang, iiwan niyo rin ba ako? Ibig din ba ninyong umalis?
dahil mahirap akong sundan, dahil mahirap ang aking katuruan, ibig din ba ninyong umalis? Napakaganda ng sagot ni Pedro. Kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang salita ni Jesus na ang sinumang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No explanation needed. Ang salita ni Jesus ay salita ng Diyos, salita ng poong Jesus Nazareno. Simula noon, ng panahon na yon, hanggang ngayon, maraming umaalis at hindi matanggap ang salita ni Jesus. Hindi matanggap ang kaniyang katuruan na siya ang ibinibigay ng Diyos sa atin na katawan upang maging lakas sa ating pakikilaban sa hamon ng buhay. Bakit maraming umaalis? Dahil hindi nila matanggap ang salita ni Jesus. Dahil napakaraming tao na dahil sa kababawan ng kanilang pananampalataya, ang paniniwalaan lang nila, ang pakikinggan lamang nila, ang yayakapin lamang nila, ay ang mga bagay na komportable silang pakinggan, ang mga bagay na magaan lamang sa kanilang puso. Pag mabigat na, aalis na dahil hindi na nila maintindihan. At sino ba tayong tao upang iwanan ang Diyos? Gaano ba kalalim ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos na kahit na ang pinakamahirap niyang salita ay ating tatanggapin, pilit uunawain, sapagkat sa katotohanan, tayo ang nangangailangan sa Diyos at siya ang may salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sa bawat pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ang sinumang tumatanggap ng kaniyang katawan ay naniniwala sa kaniyang salita na siya ang tunay na pagkain galing sa langit na maghahatid sa atin sa kaniyang kaharian. Kaya bilang Kristiyanong tumatanggap kay Jesus at ng kaniyang salita ng buong buo, kahit na mahirap, tayo ay hahawak. Kahit na malalim ang kaniyang salita, tayo ay pipilit sumunod dahil sa katotohanan at sa kaduluhan ng ating buhay, ang Diyos ang magpapasya para sa ating kaligtasan. Sana laliman natin ang pag-unawa sa Diyos. Laliman natin ang relasyong meron tayo sa Diyos na dinadala tayo ng bawat Eukaristiyang ating ipinagdiriwang. Sa katotohanang iniwan niya sa atin 2,000 years ago at hindi nagbabago na ang kaniyang pangako na siya'y kasama natin hanggang sa kaduluhan at paghahati-hati ng tinapay. Siya ang tunay na Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit
nadinggi ng mga panalangin ang pamayanang ito. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa kaniya. Niaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin sa Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kaniyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safe for eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng mahal na Birheng
Maria ng Antipolo, dito po sa ating simbahan sa darating na Abril 29, araw po ng Sabado. Ngayon po, ang misa ng pagtanggap ay ang saganap na 10 ng umaga sa pangunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Manatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang araw ng Linggo, Abril 30. At ang misa naman ay pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan po ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,